never imagined that you would come and save me. You made me believe in things which I cannot see. You opened my eyes to a good and brand new day. You taught me the truth, Lord. That you would come and save me. You made me believe in things which I cannot see. You opened my eyes to a good and brand new day. You taught me the truth, Lord, and showed me the way. Jesus, truth of who you are. I will tell the world and shout your name. With all my heart I pray, I dream to see you face to face. No one could ever take your place. All the people will sing upon your throne, 'cause you're the superstar. I was consumed and filled with anguish. I realized one thing, to trust in your great name. In you, O Lord, I've taken refuge. Let me never put to shame. I clasp my hands to suddenly my defenses break, and all of my soul transcends in time and space. You're the air I breathe.
Take my breath.
kung paano daw ang ulan, yung snow, bababa from heaven, hindi na yan daw babalik doon. Para diligan po yung mga pananim, para magkaroon ng bunga, para ano, para maipakain sa mga tao. Ganon din daw po ang salita ng Diyos. Pag pinadala niya sa isang lugar yon, pag pinadala niya sa isang tao yon, hindi daw babalik sa kanya ng walang kabuluhan. Bago tayo mag-isip ng bagay tungkol sa pagkakakitaan, isipin muna natin kung maepektuhan yung kaluluwa ng pamilya po natin. Huwag kayong kampante. Magpakatalino po tayo. Ang unang asikasuhin natin, ang pamilya po natin na madala natin sa pananampalataya. Sama-sama po tayo pumunta sa church. Sino yung nagutos? Yung gumawa sa'yo, yung nagpagaling sa'yo, yung nagpala sa atin, yung nung may problema tayo, tinulungan tayo. Ang ating pong help ay nanggagaling lamang po sa Diyos na buhay. Let us focus our eyes on the Lord. Na siyang magbibigay sa atin ng tagumpay. In the midst of fear, anxiety, worries, hardships, troubles, sorrows, chaos, name it! God is giving you His peace. Thank you.
say thank you. Thank you. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Lord. Thank you. Here's my life. Here's my Pinupuri ka namin, dinanakila ka namin, pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Wala po kaming ibang itataas kundi ikaw lamang, Panginoon. At sa pagkakataon pong ito, muli kami po'y dumudulog sa iyong harapan. Nagpapasalamat, Panginoon, sa kabutihan mo, sa kadakilaan mo, sa buong pagmamahal, sa pag-iingat mo po sa amin sa buong isang linggo, Panginoon, na muli dinako mo kami sa lugar na ito. Patuloy, O Diyos, sinisi mo aming mga puso at isipan at ihanda mo kami, Panginoon, sa dakilang gawain na ito, lalo na po sa pakikinig ng mga salita mo. Ikaw po ang manguna po sa amin, Panginoon, O God, you feed us with your wisdom, your knowledge, and your understanding, Panginoon. You open our hearts, our minds, Panginoon, maintindihan namin ang lahat ng sasabihin mo. At ikaw lamang, Panginoon, na maitaas sa umaga pong ito, wala na pong iba, Panginoon. At dalain ko kung sino man na nanghihinay, palakasin mo. Kung sino man na may sakit, ipagalingin mo. Kung sino man na nangangailangan ng pagpapala, ay i-bless mo, Panginoon, through your word, Panginoon. And Lord, binabalik namin sa iyo lahat na kapurihan, and we claim the victory in our lives today in your most precious and wonderful name, in the name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, isa pong mapagpala na umaga po sa inyo pong lahat. Mabuti pa rin ang Panginoon dahil nandito pa rin po ang karamihan po sa atin. Amen po. So, unang-una po sa lahat, salamat po sa ating beloved Bishop, ganyan sa ating mahal na pastora for allowing me to stand before you. Of course, sa ating po mga elders na nandito. At higit sa lahat, salamat sa ating Panginoon for this opportunity once again na magamit po sa inyo pong lahat sa harapan po ninyo. Alam ko, excited na po tayo makinig ng salita ng Diyos. Sige po, sa hindi pagtatagal, if you have your Bibles, you can turn your pages in the book of Ecclesiastes, chapter 3, verses 1 to 8. To everything, there is a season, a time for every purpose under heaven, a time to be born, and a time to die, a time to plant, and a time to pluck what is planted, a time to kill, and a time to heal, a time to break down, and a time to build up, a time to weep, and a time to laugh, a time to mourn, and a time to dance, a time to cast away stones, and a time to gather stones, a time to embrace, and a time to refrain from embracing, a time to gain, and a time to lose, a time to keep, and a time to throw away. Verse 7, a time to tear, and a time to sow,
a time to keep silence and a time to speak, a time to love and a time to hate, a time of war and a time of peace. Paspasan ng Diyos sa mga talatang binasa po natin. Makakaupo na po tayong lahat. So brothers and sisters, naniniwala po ako na pag sinabi po nating oras at panahon, ito po'y napakahalaga at napaka-importante po sa ating po lahat. Yung pong lahat na nakasulat po sa mga talatang ito na binasa po natin are appropriate at a certain times and seasons. At ang Diyos po ang nag-a-appoint po ng oras at panahon. Tama po ba? However, ito pong mga salita na ito should be the words of every person in every place, in any given situation, the happy, the sad, the easy, and the difficult. Bakit ko po sinabi? Dahil dito po pinapakita po sa atin ng Diyos na lahat ng bagay ay may kanya-kanyang oras at panahon. Meron pong oras ng kamatayan at meron pong oras ng pagsilang. Meron pong oras ng pagtahimik at meron din pong oras ng pagsasalita. Meron man din pong oras ng pagtatanim at meron ding oras po ng pag-ani. Merong oras ng pagmamahal. Meron din pong oras ng hindi pagmamahal. At once you are born, yan po'y oras naman ng kapanganakan. And once you are blessed, yan naman po'y oras ng pagpapala. And if you have trials, yan naman po'y tinatawag na oras ng pagsubok. So in other words, lahat ng bagay ay merong kanya-kanyang oras at panahon. Pero naniniwala po ako that God has got it all under control. Amen. And furthermore, the Lord has a purpose in what He does. Kahit minsan, di ba, hindi natin naiintindihan kung ano yung purpose na yun. Pero nung sabi sa Romans 8:28, and we know that God causes all things to work together for good to those who love God. So that means, kahit hindi mo naiintindihan, ay for the good pa rin. Amen. Nandiyan pa ba kayo? Now, but meanwhile, ang tanong ngayon, what time and season is it in our modern days? Once na sinabi po nating time at season, mga kapatid, hindi lang po literal na oras po ang pinag-uusapan po natin. Meron din po tinatawag na spiritual time and season na dapat alam po natin yan. At yan po yung pag-aaralan natin ngayong umaga. Now, ano-ano po yung oras at panahon na yun? Na meron po itong different time elements. Though, they have a different context, but are related in our modern days. First, yung pong tinatawag na perilous time and season. In 2 Timothy chapter 3, verse 1. But know this, that in the last days, perilous times will come. Kapag sinabi nating perilous, ibig sabihin mapanganib or delikado na panahon. At bakit sinabing delikado? Since we are in the last days. In 2 Timothy chapter 3 verse 2, for men will be lovers of themselves. So meaning, kaya po delikado dahil ang tao raw po ay hindi po iniintindi ang damdamin ng ibang tao. They do not care if they will hurt other people or not. Why? Ang mahal lang nila yung sarili nila. Kaya nga lovers of themselves. Pero yung iba, wala po silang pakialam. Kung minsan, hindi ko naman po nila lahat, nakikita po ninyo minsan sa mag-asawa, yung ibang mag-asawa, di ba? Kung magkasakita na lang, kung saktan ng lalaki yung babae, ganun na lang. Why? Ang iniisip yung sarili niya lang. Sa mga magkaibigan, pag may pakinabang sa'yo, pirming nandyan. Pero pag wala ka ng pera, wala ng pakinabang sa'yo, iiwanan ka na. Bakit? Lovers of themselves. What else? In 2 Timothy chapter 3 verse 2, lovers of money. Sa negosyo, mga kapatid, meron pong magtatayo. May negosyo ka, for example, biglang ang gagawin, tatayuan yung tapat mo. Para ano? Para tapatan yung produkto mo at maglipatan yung customer mo sa kanya. Basta kumita lang ng pera.
Kahit sa anong produkto, mapa medicinal products yan, mapa pagkain yan, walang pakialaman tao. Basta kumita lang ng pera kahit nga masamang paraan. And to make matters worse, brothers and sisters, ang iba po pumapatay pa para lang magkaroon ng pera. Imagine that. Hindi baling mang argabyado ang iba. Ang iba nang-hold up, nagnanakaw, para lang magkapera. Pinaghirapan ng ibang tao tapos kukunin lang na iba. Why? Dahil po sa labis na pagmamahal sa pera. Yung iba naman, hindi bali nang masira yung reputasyon niya. Wala siyang pakialam, basta kumita lang siya ng pera kahit illegal. Walang iba are involved in corruption. Hindi po sila nahihiya. Basta magkapera lang. Ganun po katindi. What else? It's still in 2 Timothy chapter 3, verse 4. Lovers of pleasure. Ibig sabihin, puro kasiyahan, puro good time. Hindi ko naman po nila lahat. Pero ang iba po, pagkasumweldo, kumita ng konti, anong gagawin? Uubusin sa good time. Gimmick dito, gimmick doon. Bahala na ang pamilya kung merong kakainin o wala. They don't care about the future. Basta ma-enjoy po niya yung buhay po niya at maging masaya siya, inuman dito, inuman doon, or mamam dito, mamam doon. Kahit masira na yung budget, waldas dito, waldas doon. Bili na kung ano-ano, basta mapasaya lang niya yung sarili niya. Ang iba naman, pag malakas ang negosyo, di ba, ang iba ginagawa, punta ng kasino, maglilibang, magsusugal, taya dito, taya doon. At kaya po nagiging ganyan po ang ibang tao because we are in the last days. And last days are perilous times. At ito po ay napakadelikado mga kapatid. Pag hindi po tayo nag-ingat at naging matalino, why? Dahil one of these days, pag hindi ka nag-ingat, hindi ka naging matalino, hindi ka naging mapagbantay, one of these days, magangat ng ulo mo, baka mas mahirap ka pa sa daga at nakanganga ka na lang at wala ka na sa pananampalataya. Amen. Now, aside sa dito, sa pinag-usapan po natin, ano po yung pangalawang oras at panahon? It is the time and the season of temptation. In Luke chapter 8, verse 13, basahin po natin. But the ones on the rock are those who, when they hear, receive the word with joy, and these have no root, who believe for a while, and in time of temptation, fall away. So, ibig sabihin, these are the people who listen to the word of God, pero hindi po tumatanim at nag-uugat sa puso po nila ang salita ng Diyos. Do we have that video? Ayan, nakita nyo yan. Nakikinig yan, pero ano itsura? Natutulog! Tapos nagising, biglang pumalakpak. Ano ina-expect po ninyo kung ganyan pong klase ang pakikinig ng salita ng Diyos? Kayo na po sumagot. That is why they easily fall away. At madali pong matukso. And in our modern days, many people fall into temptation easily. Bakit ko po sinabi? Kasi po meron din pong panahon at oras ng tukso. At naniniwala nga po ako, ang iba po sa inyo, baka yung iba natutukso ng matulog ngayon kasi malamig yung panahon eh, di ba? Minsan parang gusto mong humikap, lalo na pag nakita mo yung katabi mo, humihikap. Pati ikaw makahawa eh. Pag inaantok ang katabi mo, pati ikaw matutukso kang matulog. Huwag kang makinig ng word of God. Katulad nung napanood po natin. Or, kung di naman, kung minsan, biglang masi-CR ka, di ba? Para naiihina ko kung kailang word of God. Or kung di naman, parang kumakalam yung champ ko, nagugutom ako, parang gusto kong kumain, daming kainan dyan sa labas. So think about it. Imagine, hindi ko naman po nila lahat, pero kung kailan magwa-word of God, tsaka mo maiisipan kumain, tsaka mo maiisipan o tsaka ka maiihi. Why? Time of temptation. And not only that, even temptation sa opposite sex, sa same sex, sa panchichiks, sa mga bisyo, drugs, theft, pati sa pagkain, at iba't ibang uri ng tukso. Na kailangan po mga kapatid, umiwas po tayo sa mga bagay na yan. Especially, pag alam na po natin nakakatukso, para hindi po tayo mahulog po sa kasalanan. Pero alam nyo mga kapatid, ang problema sa ibang tao, alam nang nakakatukso,
or alam na na yun yung kahinaan niya, doon pa pumupunta. For example, bars. Sama sa tropa, sama sa kaibigan. Magbibisyo! Pagkatapos ano ang gagawin? Magpe-pray kay Lord, Lord, patawarin mo ko dahil natukso ako. Tapos, ang gagawin, sisisihin si Satanas. Samantalang, ikaw ang may kasalanan. Alam mo ng kahinaan mo yan. Diyan ka pa pumunta. Tapos isisisi mo kay Satanas. Amen? Ano bang klase ng tukso? Yung pong temptation to anger. Sino-sino po dito maiinitin ng ulo, taas ang kamay. Ako tataas ko yung kamay ko. Aba, yung iba sa inyo, malalamig ang ulo nyo. Ang titindi nyo. Ako, talaga, hindi ako maihiya. Ah, kilala ako ni Brother Jake. Mainitin ang ulo. Totoy sipa, natatawa si Deacon Raquel eh. Minsan, daan, nagda-drive ka, di ba, nandyan. Magro-road rage. Makikita mo sa FB, flooded, nagsusuntukan. Di ba? Yung nakamotor, naka-helmet pa, ang tatapang, pagbaba, sa naman pala yung magugulpe. Nauuwi pa minsan sa patayan. Matutuksong magalit. Yung mga tao, why? It is the time of temptation. Brothers and sisters, tell you what. Pag hindi po tayo nag-ingat araw-araw, galit ka. Why? Meron pong tumutukso sa atin para mainis eh. At sinabi po ng Bible yan na imposible na wala pong mananakit sa iyo. Ibig sabihin, pirming meron tukso. Or pirming meron mambibwisit mo sa atin. Amen? Ano pa? Ang iba are tempted to steal. Ang sabi kasi, kapag pumares ka, hindi ka makakasurvive. Brothers and sisters, I'm gonna tell you this. Once na pumarehas ka, lalo kang ibe-bless ng ating Panginoon. Why? Hindi ka nagnakaw eh. Hindi ka nandaya eh. Kaya lalo kang pagpapalain ng Diyos. Ano pang temptation? Some are tempted what? To take or use illegal drugs. Ang shabu, marijuana, kung ano-ano pa. At ang iba naman, they are tempted to borrow money from other people. Nagiging habitual yung pangungutang. Tapos, hindi magbabayad. Pag sinisigil mo, galit pa. Amen? Relate? Nag-i-amen. Ibig sabihin, nakaka-relate ang iba. So sa madalit sabi, pinag-iingat po tayo ng Diyos. Because it is the time and season of temptation. Now, moreover, punta tayo sa pangatlong panahon at oras. It is the time of visitation. In Luke chapter 19, verse 44, and level you and your children within you to the ground, and they will not leave in you one stone upon another, because you did not know the time of your visitation. For your information, back in the biblical times, brothers and sisters, the Jewish people failed to recognize Jesus Christ as the Messiah. Kaya po nireject po nila si Kristo at ang salita ng Diyos. However, talking about visitation in our modern days, I believe na ang Diyos po'y bumibisita po din sa atin. Amen. Kaya lang sa paano pong paraan. Unang-una, through the Word of God na dapat po nating sundin at pakinggan. Mga kapatid, we can hear the Word of God and see the Word of God andyan sa social media, sa YouTube, ang dami nangangaral, sa TV, ang dami nangangaral ng salita ng ating Panginoon. Minsan, pati sa loob ng bus meron. Sa kalye, sa mga kalsada, sa mga opisina, sa mga eskwelahan, may mga subject po sila tungkol sa salita ng Diyos. Why? It is time and season of His visitation. Ibig sabihin, once na dumating po ang salita ng ating Panginoon, that means binibisita po tayo ng Diyos. At naniniwala po ko na ngayon po mismo'y binibisita po tayo ng Diyos. Tinitignan po ng Panginoon kung sino po yung nakikinig at sinasagawa po yung kanyang mga sinasabi. And once we say Word of God, it is God Himself.
Diyos siya mismo. Bakit ko po sinabi in John chapter 1 verse 1? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Meaning to say, once na dumating ang salita ng Diyos po sa atin, yan na po mismo ang Diyos. At dapat po natin pakinggan ang bawat salita niya. Ang tanong, bakit natin dapat pakinggan? Kasi po, through the Word of God, nalalaman po natin yung lahat na nangyayari at kung paan, kung bakit po nagkakaroon po ng maraming problema ang tao. At kung ano po ang solusyon sa bawat problema po natin, yung mga hinaharap po natin, that is through the Word of God. So, ibig sabihin, it is a sign na bumibisita po ang Panginoon po sa atin. Amen. Now, second, through calamities. Brothers and sisters, lahat po ng kalamidad such as earthquakes, wars, volcanic eruption, yung mga famines, yung mga matitinding bagyo na yan, yung mga deadly diseases, yung mga plagues, disasters all around, it is already prophesied. And whether we like it or not, mangyayari po yan. Why? Kinakalabit na niya ang mga tao. Ano po ibig sabihin? Ang daming gumagawa ng kasalanan. Kaya, binibisita po ng Lord. Dahil oras na po para pagsisihan at iwanan ang kasalanan. Amen. That is why we need and we have to wake up. Gising na. Bakit? Because ang pang-apat, it is the time and season of awakening. In Romans chapter 13 verse 11, and do this, knowing the time that now it is high time to awake out of sleep. For now our salvation is nearer than when we first believe. Brothers and sisters, bakit kailangang gumising? Dahil malapit na po yung ating kaligtasan kaysa nung una po tayong nanampalataya. Malapit na po yan. Kaya gumising ka na. Huwag ka nang tutulog-tulog na katulad na napanood po natin. For your information, there are three major events na siguradong mangyayari. First is the rapture day. At yung iba po, hindi po naniniwala dito. Pero sinabi po ng Bible yan, napapalik po siya eh. Kaya nga sabi sa Hebrews chapter 10 verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Mga kapatid, it was mentioned more than 2,000 years ago. At kung noon sinasabi ng malapit nang bumalik or dumating ang ating Panginoon, how much more today? Ibig sabihin, mas malapit at malapit at malapit na malapit na malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Kaya lang sa paano pong paraan in Thessalonians chapter, 1 Thessalonians chapter 4 verse 15 to 18. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive, tayo doon ng mga buhay, and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord. Therefore, comfort one another with these words. Brothers and sisters, dito po sa mga talata pong ito ay malinaw po na sinasabi ni Apostle Paul na darating ang ating Panginoon. That is why we need to comfort and say to one another na umasa ka. Umasa ka. Umasa ka na babalik siya. Why? Pag sinabi niyang babalik siya, babalik siya. Pag sinabi niyang darating siya at kukunin niya ang kanyang iglesia, kukunin niya ang iglesia. Whether you believe it or not, mga kapatid, malapit na pong maganap yan. Dahil lahat po ng signs nangyayari na. Kaya nga po, oras na po para gumising po tayo. Amen! Sabi mo sa katabi mo, gising na. So, if you're doing something that is not pleasing in the sight of God, tigil na po natin.
Kung meron po tayong nagagawa against the will of God, gumising na po tayo. Sundin na po natin ang kalooban po ng Diyos para masama po tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, it is time for us to embrace God, to follow the Word of God, and to obey the will of God. Now, apparently, ano po yung second event? Yung pong reigning of Antichrist. In 2 Thessalonians chapter 2, verses 5 to 7. Do you not remember that when I was still with you, I told you these things? And now, you know what is restraining, that he may be revealed in his own time. Verse 7. For the mystery of lawlessness is already at work. Only he who now restrains will do so until he is taken out of the way. For your information, panahon pa lang po ni Apostle Paul, tumatrabaho na po ang Antikristo. And take note, the Holy Spirit-filled church. Ulitin ko, the Holy Spirit-filled church and the Christians are the restrainers na siyang humahad lang kaya hindi pa po makalitaw ng husto ang Antikristo. Tayo po yun. Kaya hindi po siya makalitaw. Nandirito pa ang Church of God. Nandirito pa yung mga Kristiyano na punong-puno ng Holy Spirit ng Panginoon. However, in 2 Thessalonians chapter 2, verses 8 to 9. And when the lawless one will be revealed, whom the Lord will consume with the breath of his mouth and destroy with the brightness of his coming, the coming of the lawless one is according to the working of Satan. With all power, take note, with all power, signs, may signs then, and lying wonders. Ibig sabihin, hindi lang po ang Diyos ang gumagawa ng milagro. Even Satan does his own miracle. Yung lying wonders nga niya. Imagine the devil can also heal sick people. Pwede mag-transform, sinabi nga ng Bible yan eh. Pwede mag-transform into an angel of light. Ganun po katindihan. Kaya wag po tayo magpapadaya. We need to discern and to test the Spirit kung yan po'y sa Diyos or hindi po sa Diyos. And once the church is gone, lilitaw na po ang Antichrist. Nakikita na po natin na nangyayari sa mundo yung implementation ng microchip sa ibang bansa. Yung Church of Satan, yung kung paano nila babuyin si Jesus Christ. It is already at large. Evident na, kitang-kita na natin. Pero naniniwala po, kukunin muna tayo ng Diyos bago maghari ang Antikristo. Aangat muna tayo. Kukunin muna ang church. Kaya siguraduhin mo makakasama ka. Now, the third event is the end of the world. In 2 Peter chapter 3, verses 6 to 7. By which the world that then existed perished, being flooded with water. But the heavens and the earth, which are now preserved by the same word, are reserved for fire until the day of judgment and the perdition of ungodly men. Brothers and sisters, alam po natin that this world is reserved for fire. At magkakaroon po ng new heaven at new earth. And whether we like it or not, mangyayari po itong tatlong event na ito. Kaya po, it is high time to wake up. Hindi lang po para gumising, but rather for us to be aware. Kaya lang, ang tanong sa paanong paraan po tayo magiging aware. Ibig sabihin ba, hindi na po tayo maghahanap buhay, hindi na tayo magnenegosyo, hindi na tayo magtatrabaho? No. Ang sabi ng Bible, huwag pakainin ng tamad. Pero ang ibig sabihin niyan, habang naghihintay po tayo rito, naghahanap buhay tayo, nagne-negosyo po tayo, pero dapat aware po tayo na ibig sabihin, ang number one na asikasuhin po natin ay ang relasyon po natin sa Diyos. Yan po ang number one. Dalawa, sa hindi po natin inayos ang relasyon natin sa ating Panginoon, bigla siyang dumating ngayon. Siguradong hindi ka makakasama sa Kanya sa pagbabalik niya. In fact, marami na nakasulat sa Bible na nangyari na eh. If I'm not mistaken, baka 10% na lang hindi pa nagaganap eh. Kaya panahon na po para gumising po tayo and set our relationship right with God. Alam niyo po kasi ang problema sa tao. We focus our relationship with sa asawa, sa mga magulang, sa anak, sa boss, sa kaibigan. Wala pong masama dyan, dapat lang.
Pero mas ayusin po natin yung relasyon natin doon sa itaas. Mas ayusin po natin yun. Mas asikasuhin po natin yun. Dahil ano po ang kwenta na ayos sa relasyon mo sa asawa mo? Ano ang relasyon, ayos sa relasyon mo sa boss mo, sa kaibigan mo, sa anak mo? Hindi naman ayos ang relasyon mo doon sa Diyos na siya magliligtas sa'yo, na siya mag-aangat sa'yo, na siya magdadala sa'yo sa langit. Hindi ayos. At wala na po tayong ibang aasahan, mga kapatid, kundi ang Diyos lang, no more, no less. Kaya nga, oras na para gumising. Dahil ang Diyos lang po ang pag-asa natin. Again, malapit na pong dumating ang ating Panginoon. Anytime, rapture may take place. Kaya nga po, we need to be ready. Why? Panglima, because it is time and season to prepare. Kaya lang, why do we need to prepare? Yan ang tanong. In Matthew 24 verses 36 to 41. But of that day and the hour, no one knows. Ulitin ko, but of that day and hour, no one knows. Kaya po pag may nagsasabi na ang Diyos ay darating sa ganitong panahon, ang Bible na nagsabi, no one knows. And not even the angels of heaven, pati anghel hindi alam. But, sino daw? My Father only. Ang Diyos ama lang ang nakakaalam. But as the days of Noah were, so also will the coming of the Son of Man be. For as in the days before the flood, they were eating and drinking, marrying, and giving in marriage until the day that Noah entered the ark, and did not know until the flood came and took them all away. So also will the coming of the Son of Man be. Then two men will be in the field, one will be taken and the other will be left. Two women will be grinding at the mill, one will be taken and the other will be left. Brothers and sisters, for your information, sa panahon po ni Noah, kaya po sila naligtas dahil nakahanda po siya. In other words, yung pong mga nakahanda, kukunin. At yung pong mga hindi nakahanda, ay hindi kukunin. Or maiiwanan. Yun po ang sabi ng Bible. Moreover, in Matthew 24 verses 42 to 44, watch therefore, for you do not know what hour your Lord is coming. But know this, that if the master of the house had known what hour the thief would come, he would have watched and not allowed this house to be broken into. Therefore, you also be ready. Ulitin ko, therefore, you also be ready. For the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Ibig sabihin, darating siya kung kailan hindi mo inaasahan. Kung kailan ang tao nagkakasal, kinakasal, nagnenegosyo, nagtratrabaho, nag-aaral, nagkakasiyahan, kumakain, nagiinuman, kung kailan mapayapa ang mundo. The worst is, kung abutan kang nasa kasalanan ng Diyos, tsaka darating ang Panginoon. Brothers and sisters, before Sodom and Gomorrah was destroyed, dumating ang angels. Kinausap si Lot. Anong sabi ng anghel? Lot, gugunawin ang Sodom at Gomorrah bukas. Kaya umalis na kayo. If we are going to read it between the lines, ang ibig sabihin ng anghel, mag-ready na kayo, maghanda na kayo, dalian ninyo. Gugunawin na ang Sodom at Gomorrah kung babasahin natin ng ganun, ipaparaphrase natin. Kaya po pinaghanda po niya yung asawa niya, yung mga anak po niya. Why? Para hindi po sila masama sa destruction ng Sodom and Gomorrah. At ganyan din po ang mangyayari po sa atin. But before we leave this planet, this place, siguraduhin mo that you are prepared. Siguraduhin mo na handa ka para makasama ka sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya lang ang tanong, sa paano pong paraan tayo maghahanda? Luke 21:36. Watch therefore and pray always.
Ulitin ko, watch therefore and pray always. Maging magpapantay daw tayo at manalangin ka parati that you may be counted worthy to escape. Lahat ng prayerful, taas ang kamay. Oops, wala nga amin yung iba, hindi nagpe-pray. Wala nang taas sa inyo ng kamay? Sige nga, lahat ng prayerful, taas ang kamay. Yung iba, ano ang sabi rito? Hindi po ako nagsabi. Watch therefore and pray always. Pag sinabi pong pray always, all the time po yan, nananalangin ka. Alam nyo ano po ang sikreto ni Bishop? Kaya ganun ka-anointed si Bishop. Prayer. Ganyan po katindi manalangin ang nagli-lead po sa atin. Ayan na po ang example. Kaya nga po tularan po natin. Watch therefore and pray always. Amen. Hindi lang po sa pagkain magpe-pray. Eh, Pastor Lud, nagpe-pray naman ako eh. Umaga, tanghali, gabi pa, may merienda pa, may midnight snack pa eh. Hindi po ganoon. Mag-pray po tayo, bigyan natin ng panahon ng panalangin. Importante po yan. Kaya nga to be counted worthy of escape eh. Now, bukod dyan, sa paanong paraan po tayo maghahanda. In 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Now may the God of peace himself sanctify you completely. And may your whole spirit, soul, and body be preserved. Ulitin ko, be preserved. Blameless. Ulitin ko, ano sabi? Blameless. At the coming of our Lord Jesus Christ. In other words, we need to make sure that we are blameless. We are spotless. Without wrinkles or blemish in the sight of God from body, soul, and spirit. Now the last question is, how are we going to make sure? Ephesians chapter 5 verses 16 to 18. Redeeming the time because the days are evil. Therefore, do not be unwise. But understand what the will of the Lord is. And do not be drunk with wine in which is dissipation. But be filled with the Spirit. Ulitin ko, but be filled with the Spirit. Yung lahat ng punong-puno ng Holy Spirit sumigaw ng praise the Lord. Ibig sabihin, since the days are evil, wag daw po tayong maging unwise. But rather, intindihin po natin ang kalooban po ng ating Panginoon and make sure that we are filled with the Holy Spirit. Hindi filled with anger, hindi filled with bitterness. No, but be filled with the Holy Spirit. At siguraduhin po natin na malinis po itong mga puso po natin. Sinabi na eh, walang bahid ng dumi. Bakit? Para manahan po ang Holy Spirit sa atin. Dahil hindi po yan mananahan kung punong-puno ng galit ng dumi ang puso. Kaya nga po pinasisiguro po sa atin eh. Na yung mga puso po natin ay malinis. Why? So that we can be with the Lord forever and ever. Makasama po tayo sa kaharian ng ating Panginoon. So in other words, sa oras at panahon nang pababalik ng ating Panginoon, nakasisiguro ka na, kasama ka. Amen. Now apparently, these are the times and seasons na kailangan po nating maging aware. So sa pagkakataon pong ito, pasalamat tayo sa Panginoon dahil pinaalalahanan po tayo ng ating Diyos. Ganyan po magmahalan Diyos po sa atin eh. Minsan masakit ang sinasabi. Real talk. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, ayaw niya po tayo maiwanan. So sa pagkakataon pong ito, just 1 minute, yuko mo yung ulo mo, sabihin mo sa Panginoon, Lord, wag mo akong ipahintulot sa tukso. Wag mo akong ipahintulot na maiwanan. Wag mo ipahintulot ako sa kasalanan. Gusto kong makasama sa pagbabalik mo. At pasalamatan mo ang Panginoon sa mga salita,
sa mga paalala niya. Praise the Lord, napakabuti po ng Panginoon dahil patuloy po tayong tinuturuan at ini-equip po ng Panginoon. Patuloy tayong inaalalahanan na para maging handa po tayo sa Kanya pong muling pagbabalik. Kaya nga po, hindi po panahon para maging relax po tayo sa ating pong pananampalataya, because always remember, we are living in perilous times. And it is the time and season to be awakened and prepared po. But meanwhile, to all our first-time viewers, napakinggan po natin na ngayon nasa delikadong panahon na po tayo at kritikal po ang panahon. Kaya po, it is important na tayo po'y lumapit at patuloy na kumapit po sa ating pong Panginoon. Kaya lang po ang tanong, in what way po tayo kakapit at lalapit po sa Kanya para mag-dwell po ang ating pong Panginoon sa ating pong mga buhay. That is by accepting Jesus in your life and by believing in His gospel for you to be saved. Pag sinabi po natin salvation, so please listen to me sa lahat ng ating mga first-time viewers, ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, "For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God." So malinaw na sinabi po ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya lang po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? Yan po ang tanong. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. "Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved." Ulitin ko, malinaw po na sinabi ng talata, "by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures." Sa madaling sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ. First, yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ. So, tatlo po yan. Death, burial, and resurrection na kailangan po natin paniwalaan. Kaya alam po ang tanong, is believing enough? Pag tayo po ba'y naniwala, tayo po'y nanampalataya, ay wala na po tayong gagawin, tutundok na po tayo doon. Alam niyo po, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4, verse 17, "For the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God?" So meaning, we need to believe in the gospel of Jesus Christ. Hindi po tayo matatapos sa pananampalataya at paniniwala lang. But rather, once we believe at tayo po yung nanampalataya sa gospel ng ating Panginoon, kailangan lakipan po natin to ng pagsunod. So yan po, importante po sa atin na kailangan sundin po natin ang gospel. Kaya lang po ang tanong, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. "Then Peter said to them, 'Repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit.'" Now first is repentance. Tayo po yung magsisisi po ng ating mga kasalanan. We are going to ask for forgiveness. We are going to confess our sins, at naniniwala po ako kahit ikaw na yung pinakamasamang tao sa balat ng lupa, ang dami mo nagawang kapalpakan, ang dami mo nagawang kasalanan sa ating Panginoon, but for as long as nandun po yung genuine repentance sa ating pong mga puso, the Lord is willing and able to forgive.
your sins. At dyan din po papasok yung pong death to sin. So yun po yung unang-una, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautisman sa tubig. So ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore, we were buried with him through baptism into death. Ulitin ko, nasabi rito, therefore, we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So sa manalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman po natin ang ating mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. So yun po yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And the third step is, we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po, papasok ang ating transformation, yung ating pong regeneration. So sa madalit sabi, tayo'y mababago na po, na nabanggit po sa Romans chapter 8 verse 11, na hindi po sa Titus chapter 3 verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Aminin nyo man hindi. Sa lahat ng mga first-time viewers, lahat tayo may kahinaan. Ang hirap po magbago sa ating po mga sarili lang. Minsan magbabago tayo isang linggo, isang buwan, dalawa, tatlong buwan. Sa susunod na buwan, bumabalik sa dati. Why? Sarili mo lang eh. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit or yung Holy Spirit mismo, yan po yung sinasabing power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. At yan din po yung tutulong po sa atin para makapagbago po ng lubusan. At yan din po, ang magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito pong tatlong ito ay kailangan maganap po sa ating po mga buhay. Unang-una, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng mga first-time viewers po natin, katulad po na napakinggan po natin kanina, talaga pong ito na po yung panahon to be awakened, to prepare. So ito po ang isa po sa unang-unang bagay na para makapag-prepare tayo is tanggapin natin ang ating Panginoong Hesukristo sa ating pong mga buhay. Una-una sa pamamagitan po ng pagsisisi po ng ating pong mga kasalanan. So sa pagkakataon pong ito, sa lahat ng mga first-time viewers, pwede po ba na itaas po natin ang ating dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko? And please repeat after me with this prayer na nandun buong puso na tayo po humihingi ng tawad sa Panginoon at nagsisisi po sa ating po mga kasalanan. So please repeat after me with this prayer. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So yun po yung first step para sa pangalawang step po natin. Sa lahat ng mga interested po magpababtize, anyan po yung mga telephone numbers po natin sa baba po ng mga screens po ninyo. Pwede po kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism or otherwise. Anyan po yung ating FB page. Iwan lang po kayo ng mensahe dyan para masagot po namin to give you further instructions. So meanwhile, bilang pagtatapos po natin, muli tayo po yung manalangin sa ating Panginoon. Tayo po yung magpasalamat. Yung po natin ang ating mga ulo. Lord, we thank you so much, Panginoon, for this wonderful message na binigay niyo sa amin na muli. Kami, pinaalalahanan mo na, Panginoon, na ito po yung panahon to awaken, to prepare, Panginoon, dahil alam namin na malapit na po ang pagbabalik mo. Tahiyaan mo, Panginoon, na ni isa po sa amin, Panginoon, ugad ay wala pong maiwanan bagkos lahat po kami makarating at makasama, Panginoon, sa kaharian mo, Panginoon, at patuloy na abutan mo kami na buong puso na nananampalataya sa iyo, Panginoon, O God. Patuloy, O Diyos, iiwas mo kami sa mga hindi magaganda at continue to bless us, every one of us, O God, through each and every day of our lives, especially, Panginoon, this coming, Panginoon, weekend, ikaw po ang manguna sa bawat isa po sa amin, and we look forward sa susunod na linggo sa mga ituturo mo po sa amin. Maraming salamat. We claim the victory in our lives today in your most precious and wonderful name, in the name of Jesus. Amen. So once again, brothers and sisters, God bless every one of you, and to God be all the glory.